at magandang umaga muli sa ating mga taga-subaybay. Muli po ay may sisirbisan tayong Delicap 4x4. Ang issue guys ay nasunog yung transmission. Ngayon alamin natin kung saan nagmula yung apoy. Ayan, punta tayo ng LARAP. Ayan, habang nakatanggal yung makina, kasulok ko yan namin tinatanggal yung wiring para hindi kami mahirapan pagdukot. Mas matibay si Rambo. Nakatulong dara nga sa kayong iyaw na sira. Kamagaram ko rin may nadali. Pindot lang, pindot. Sabay hila. Ay, hindi ka na lang po. Tabay ka man si singilo ni Sandy. Biro mo aral yung si singilo ni? Kabila. Itawid mo. Ayan na nga, habang kinakabit yung makina ay tinatanggal naman namin yung wiring sa transmission para ma-check kung saan galing yung sunog. Ayan, kinakabit na nila yung makina. Ayan, nabaklas na namin yung wiring. Ayan, at pinabubungkal ko nga yung mga tape para malaman ko kung saan nagsimula yung sunog. Bali, hindi naman pala nasunog lahat. Ayan, pinabuksan ko yung wiring. Bali, apat lang na wire yung nagka-differentia. Kaya yan, hindi naman natin pinalitan lahat ng wiring. Yung may mga damage lang, na-retape natin yan. At pinagpalit-palitan yung mga may grounded. Ayan. Galing sa indicator ng backhaul. At saka sa indicator ng neutral. Nandun, bali, apat na wire. Dalawang ground. Tapos dalawang positive nun sa supply ng selector switch. Ayan, inisa-isa ko yan. Bali, pagputol lang isa, dugtong sa isa, naka-color coding para hindi tayo dyan malito. Kira black LED. Ayan. Turok lang din na black LED. Nadali man ang giraray. Halo yun tam. Para camera ko. Mahayong pag-asa. Bo, ano? At yan na nga guys, at nagkakabit na sila ng makina. Pero nagka-problema sila dyan kasi nahirapan si Rambo dyan pagkabit ng transmission kasi meron niyan timing sa kamerong guide may kunya. Kaya nangyari, nakadalawang baba ng makina at tinanggal muna yung transmission bago na isitin yung kaya, salpak muna transmission makina, to at saka yung makina tapos tanggal kaya transmission. Napansin nyo nahihirapan at hindi makipasok-pasok yung transmission. Steady kaya na yun. Mahirap pag-align doon. Kaya ang ginawa dyan, binaba yung transmission sa inyan, sa kanila nasilip. Ayun, bago nila na isalpak yung transmission. At habang kinakabit nila yung transmission inaayos ko na yung harness. Inalaskaras ko na yung mga may sunog. At pinaretape ko na rin kay partner. Ayan na nga. At muna yung harness niya. Ayan. At pawisan na nga si Rambo. Ayan. Nahirapan siya dyan magsalpak. At naisalpak na nga mga kaibigan. At nag-testing na tayo dyan. Habang naisalpak na, ayun, naka-ready na yung wiring. Saka natin isiniting yung wiring sa transmission. Ayan na nga guys, sa tumandar na at tinitisingan natin yung reverse niyan at saka yung forward. At para sigurado, nilagyan natin ng jack para hindi siya, kasi pakat yung mga preno niya.
At yung tanki, nag-pre-wheeling muna tayo kasi kalawangin yung tanki niyan. Kaya nag-pre-wheeling muna tayo niyan ng diesel para sigurado hindi mag-i-air lock. Ayan, makapansin nyo, nakabitin dyan yung ayan yung container kasi makalawang pa yung tanki niya. Alright, at gumana na nga habang gumaandar siya, kinumplito ko na siya, wiper, ilaw, lahat, stoplight, signal light, lahat ng electrical system ay pinagana ko na. Ayan, at okay na nga yung unit. At maraming maraming salamat sa panonood. Huwag kalilimutan i-subscribe ang ating channel, Torres the Electrician, at mag-ingat po tayo lahat. Come on, come on.